nilang gig-economy o pagiging freelance. Here, they chose to work at their own time, at their own pace, para less pressure and to spend more time with their family. Pero paano nga natin malalaman kung tayo ready maging freelance? Eto, tutulungan tayo ng isang life coach para maging freelancer. Ganito ba kinakaharap nyo araw-araw? Lalabas ng bahay, fresh na fresh. Pero pagdating sa opisina, mukha nang mandirigma. Ganun din ang senaryo pag-uwi ng bahay. Kaya ang ending, pulas na. At ang tinuturong dahilan ng pakikibaka, traffic, mahabang pila sa MRT at LRT, at walang masakyan. Pero para nga daw hindi na magmukhang mandirigma pagdarating sa opisina, may nakikitang solusyon ang ating kaibigan na si JC Libiran. Mabuhay, Coach JC Libiran here. I am a life coach, author, and international speaker. At sa bagong henerasyon ng mga manggagawa ngayon, humuhusgong ang tinatawag na gig economy. Yung gig economy is an emerging market and actually matagal na siya. The gig actually is a term ginagamit sa mga musicians. But actually now it's being used by our new workforce, mga millennials, mga young professionals. As they pursue their passion project, natanong nila ano yung gig or project side hustle o kaya naman sideline or sa ating mga Pilipino ang tawag natin, racket. Lahat tayo pwedeng mapabilang sa gig economy at madaming trabaho ang pwedeng pagpilian. At yung mga freelancers natin, iba-iba yan. Merong into arts, merong into mga IT, no? Iba naman sa kanila, into virtual assistants, no? Iba naman into education. So iba din yung larangan, pero they're actually freelance. Meaning to say, they can actually say na I can commit to this one project, but pagka hindi na ako available, maybe I can move to the next. And then, ang pinakamahalaga doon is they get to choose kung ano yung mga proyektong gusto nila for themselves. No? We also have here, yung tinawag na shared economy. Yung to say meron kang ari-ari transportation o kaya naman bahay and you have it for rental and then you earn from it and then ang gabi mo lang is just to maintain. Meron tayo yung pang-apat, ito yung mas kilala na buy and sell and now nag-iba na rin ang landscape kasi meron ng mga online platforms for selling like ang dami mga online shopping no, that you can choose from. So it's either ikaw yung magbenta o ikaw yung mabentahan but if you want to really earn in the gig economy then you get to know paano ka magiging seller ng online seller. At kung kabilang ka na sa gig economy, importante na magkaroon ng mga dokumento na required ng ating gobyerno. If you want to go into the gig economy or yung side hustle, of course, alam natin na meron nila, kasi small time pa lang, hindi wala pa kagad mga resipo yan, hindi pa kagad digit, pero okay lang yan eh, sa at the beginning. But if you want now to have a bigger market, of course, eventually, magkahanap yung mga clients mo ng resipo. So, might as well, what you want to do is follow the regulations. So, punta ka sa DTI, have your registration, business registration. At the same time, kasama dyan yung mga requirements na dapat meron ka, mga legal documents. And then that also includes, dapat magkaroon ka ng resibo so that eventually, yung business mo, hindi lang pang short time, pang matagal. Maganda ang nakikitang opportunity sa gig economy. Kumikita ka na, hawak mo na ang oras mo. May panahon ka pa para sa iyong pamilya. So, kung gusto mo magtumumpay sa gig economy,